Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video is mag-unbox tayo. So, umorder ako sa Shopee ng espresso machine. So far, the cheapest espresso machine online na nakita ko. Ta, buksan na natin. Medyo malaki lang siya. So, kakadating na. In-order ko ito noong tutu. Baka ito pala mag-discount tayo kahit sa shipping. So, ang in-order ko is bundle na. May kasama siyang espresso, coffee grinder. Pero yung coffee grinder niya is electric blade. Hindi po siya burr grinder. Pero okay na rin. That's $699. Pag naka-bundle. So, nahin natin yung coffee bean skin. Wow! Ipang linis siya, in fairness. Okay, sealed naman siya. Kung yun lang, medyo nakayupit yung box. Siguro sa courier. Ang ating coffee grinder. So it's a blade type po, hindi po siya yung bore type. So medyo ang magiging pangit lang natin dito is hindi consistent yung size ng coffee beans since blade yung gamit niya. Harness. Okay, so may lock siya. Kailangan dito talaga siya nakatagal. Ah, I guess. Pinindot masyado lang siya gagana. Matutay niya dito. And yung manual niya, Chinese. Sama niyo na, China brand. Okay. Subukan din natin yung mga yun. Next natin, is yung espresso machine. So, ito is pang bahay lang po ah. Hindi po to pang small business. Nabili ko pa ng 4,327 package na, dalawa. And, free shipping. Then, naka-discount pala siya ng 200 pa. Dun sa shop na in-order. So, bukod sa discounted na yung price, may coupon pa na to na less 200. 200 pa. Yan, mas nakamura. Ito yung pinakamura. Espresso machine. Ta-da! It's a Donlim brand. Alam mo, China. China brand. Well, let's see. Baka maganda siya. Subukan natin. Gagawin ko ito ng review. So, para sa mga viewers natin dyan na nagbabalak or nag-iisip na pwedeng bilhin ng espresso machine para sa bahay nila. Ito na siya. So, nanahin natin is yung manual. So, Chinese manual siya. Yan. Pero si seller nag-send sa akin na English manual sa email. So, once na umorder sa kanya, tingnan message kanya and pukun niya yung email mo para ma-send sa kanya, send sa'yo yung English manual at mga sample videos use English machine. Kita nyo, napakaganda. So, magaan lang siya actually. And ito yung water container niya. So, it's made of plastic. I think it's finished up. Okay. So, ito yung water container niya. Then, may
Oh, Miss Cooper siya and Miss Cooper na punta. Nakasama. And tamper. Yung pinaka-tamper niya. So far, yun lang. So, isin nga dito. So, ito yung mag-warmer niya sa ibabaw. Pang stainless naman siya. Ayan yung drip ray niya. Ayan natin. So, it's 220 volt po ito ha. Kailangan ng transformer. So, ito yung drip ray niya. Ini-slide pala siya. So, ini-slide to ah. Tatanggalin nyo. Tsaka ipabalik. Ini-slide siya. Kala ko is kinukuha. So, yung inaangat. And yun. Ito yung likod niya sa water container. So, dito, tatanggalin nyo muna is ito. Itong red na to. Tanggalin niya muna siya. Yung tanggal ko din. Bago niya ilagay ito, dito. Ay. Ganyan. Next natin is yung porta filter. Wow. Tritin natin si Ripring. So, may nakita akong video na ganito, naka-modify na yung steam wand niya. Napalitan na. So, kung hindi kayo satisfied sa ganitong steam wand, mukhang pwede naman siya kumodify. Pero baka mawala na yung warranty. May 1-year warranty nga pala to sa seller. And tinanong ko yung service center nila sa may QC daw. So in case na may sira or ano, message nyo lang yung seller. Dito lang siya, halagay. And yung water dito. So ngayon, subukan na natin siya. So ito, try na rin natin itong coffee grinder. So maglagay na tayo ng 2K. Sa water tank niya. So yung red line sa likod ng water tank niya, kailangan yung tubig hindi bababa dito. So ready na yung machine natin. Titesting na natin siya. So ito, yung first button niya is yung power switch. So pag ina nyo lang yan, pindutin niya pa lang siya para mag-on. Then, pag kumilaw na itong indicator light, ibig sabihin na ready na siyang gamitin. Okay. So, we have two buttons pa dito sa baba. So, ito, pag naka-angat, for espresso siya dito sa baba. Pag nakababa or pinindot nyo, para sa steam. Then, itong third button niya naman, pag mag- gagawa na ako ng espresso. Okay, dito. So, unahin muna natin, testing muna natin kung okay na siya. Pwede na siyang gamitin for espresso. So, ti-check natin yun sa steam niya. Kung naglalabas na siya ng steam. Dito. Yan. So, pindutin natin. So, hintayin natin kung red. Kung umilaw na siya, ibig sabihin, pwede na siyang gamitin. Okay? Furnace, medyo mainit naman dito. Sa mag-warmer niya, medyo mainit.
Yan, umilaw na siya. So, subukan na natin yung sa steam niya. Kung gumagana. Gulat ako dun ah. Pwede na rin. Pwede na rin yung sa steam niya. Medyo malakas na rin yung steam niya. So next natin, sa gruped naman, kung magdi-dispense siya ng water. So, pindutin niya lang ulit. Since nakailaw na siya, ibig sabihin, ready na siyang gamitin. And, yan. Ayun. So, manual po siya, ha? So, kung gusto kailangan nyo na i-stop, pindutin nyo lang ulit. Ha? So, yun na espresso natin. I mean, yun na yung machine natin. So far, mukhang okay naman siya. So, next natin, magpo-pull na tayo ng shot. Okay, so ready na yung coffee natin. Di pala siya na-play nung nag-grind ako gamit yung blade grinder. But anyway, gumagana siya. So ito na nga, yun ang problema sa blade na grinder. Hindi consistent yung pagkakagrind. Okay, try na natin. So ito na siya guys. So medyo mahigpit, medyo mahirap siya ipasok. Kailangan dalawang kamay yung gamitin. So since naka-ready na yung pang-espresso natin, naka-on na yung indicator light, press na lang natin to. May problema tayo, hindi masyadong pino yung grind kasi ko ang bilis na bagsak ng espresso niya. So siguro kailangan pa natin mas pino. Kung pansin niyo pa, medyo watery pa rin siya. So magsishot ulit tayo at mas pipinoy natin yung grind. Mag-grind ulit tayo ng coffee beans. Ganun ulit. Okay, put it na ulit ito para tama mag-grind. So ngayon, mas pipinoy natin yung grind size nito. Kasi sabang bilis yung muna-ano natin eh. Unang pull. Pero so far, okay siya. Yan. Yun. Mas maganda na siya guys. Ah. Kita niyo ba? Okay. So, kaya na natin. Ito guys, nalagay na natin. Tsaka natin siya itam. Ito sa grinded coffee beans sa loob. So, subukan na natin. So, ready na rin siya gamitin. Ready to use. Pagkalagay natin ng porta, then mag-pull na tayong shot. Ganda yung pull natin ngayon kasi mas may krema na siya. Pag-pull na tayo ng shot, ito yung shot natin. Mag-steam naman tayo ng milk. Then, paano mag-steam? Mag-steam na tayo, make sure na itong button na to ay nakababa. To indicate na gagamitin natin yung steam wand niya. Okay? Ito yung base natin. So, wait na lang natin umilaw itong indicator light niya. So, pag umilaw na ito, ibig sabihin, pwede na siyang gamitin. So guys, umilaw na siya. Ibig sabihin, pwede na siyang gamitin. So, testing na natin dito sa ating. Okay,
siguro mas maganda nga kung i-modify nyo ito or papalitin nyo ito. Ngayon mga technician naman yung coffee machine technician na nagpo-modify ng ganito, nagpapalit. Okay? So try na natin siya. Maganda kung may budget kayo pa-modify ito. Pa-modify nyo na lang. Kasi sobrang laki ng butas. Oh. Siguro dahil ganun. Sobrang laki. So, ibig sabihin, sobrang laki or lakas ng air na binibigay niya sa milk. Kaya siguro nagkaganito yung ano natin. Milk. Anyway, maganda naman siya sa budget ngayon. Then, try na natin ito. Before. Nakagawa ka tayo ng hard data. Na natin. It's foamy pa rin talaga siya. Wow! And then, ito yung nagawa natin yung latte art. So, sa ngayon, ito muna and see you next video. Bye! Thank you!